Magandang araw mga bata. Halikayo't samahan ako sa pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Sa module na ito, inaasahang nakapagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Ang isang taong nagnanais na matuklasan ang katotohanan ay kailangang may bukas na isipan. Hindi lang siya tumatanggap ng impormasyon na ibinibigay o natutuklasan niya. Nakahanda siyang mangalap ng dagdag na kaalaman upang higit na magkaroon ng linaw ang impormasyong ito. Sa madaling salita, mayroon siyang sariling pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Matutulungan ka ng module na ito upang makapagsagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Halikayo't basahin natin ang talata sa ibaba. Ang talata ay pinamagatang Maling Balita na isinulat ni Lea B. Perez. Si Ronron ay mahilig makipaglaro sa labas ng kanilang bahay. Isang araw, narinig niya sa kanilang kapitbahay na nagkukwentuhan ng mayroong bagyong darating kinabukasan. Kaya agad siyang umuwi upang ipaalam sa kanyang nanay at tatay. Ang kanyang nanay ay dali-daling niligpit ang kanilang mga kagamitan sa loob ng bahay. Samantalang ang kanyang tatay ay mabilis na umakyat sa kanilang bubong upang siguraduhin hindi liparin ng malakas na hangin ang mga ito. Nagulat na lamang silang mag-ina nang may magsigawan sa labas ng kanilang bahay. Aksidente pa lang nahulog ang kanyang tatay sa bubungan. Dinila ito sa ospital at napag-alaman nilang wala namang palang katotohanan ang balita tungkol sa bagyo. Handa na ba kayong sagutin ang mga katanungan? Sagutin ang mga sumusunod na tanong, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang katanungan, ano ang katangiang ipinakita ng pangunahing tauhan sa kwento? A. Mapanuri sa mga impormasyong nakakalap. B. Madaling naniwala sa balitang naririnig. C. Magaling mangikayat ng kapwa. Or D. Mapagmahal na anak. Pangalawang katanungan, ano ang narinig niya sa usapan ng kanilang mga kapitbahay? A. May darating na malakas na bagyo kinabukasan. B. May darating na lindol sa kanilang lugar. C. May napansin na maaring pumutok ang bulkan. Or D. May nabubuong buhawi sa labasan ng kanilang bahay. Pangatlong katanungan, ano ang ginawa ng kanyang tatay nang malaman ang balita? A. Isinama silang mag-ina sa pamamasyal. B. Nagluto agad ng pananghalian. C. Niligpit ang kanilang mga kagamitan sa loob ng bahay. Or D. Umakyat sa bubungan upang siguraduhin hindi malipad ng malakas na hangin ang mga ito. Ikaapat na katanungan, ano ang masamang nangyari sa kanyang tatay? A. Nagulat sa kanyang balita. B. Nahulog mula sa bubong. C. Nalito sa narinig na balita. Or D. Namutla sa takot na nadama. Para naman sa bilang na 5 at 6, isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ano ang nakaligtaang gawin ni Ronron bago ipaalam ang balitang nasagap sa kanyang mga magulang? Sumunod na katanungan,
Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, ano ang kailangang gawin kapag may balita o impormasyong natatanggap? Narito naman ang mga kasagutan sa mga naunang katanungan. Tandaan, sa panahong ito ng makabagong teknolohiya, higit na marami ang impormasyong maaring malaman ng isang individual. May radyo, telebisyon, o social networking sites. Subalit, sa maraming impormasyong ito, mahalagang matuklasan kung ano ang totoo. Ito ang kailangang hanapin ng isip ng isang mapanuring isip. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang mapagsiyasat, pinag-aaralang mabuti ang detalye ng pangyayari o ng isang bagay. Ang isang taong may mapanuring pag-isip ay may tamang pamamaraan o pamantayang sinusunod upang matuklasan ang katotohanan. Ang pamantayang ito ay nagsisilbing gabay ng isang tao upang hindi madaling mapaniwala at maloko ng anumang impormasyong kumakalat. Mahalagang makapagsagawa ng tamang pamamaraan o pamantayan ng iyong gagamitin sa pagtuklas ng katotohanan. Hanggang dito na lang mga bata, hanggang sa muli, paalam!